Lahat ng pamilya ay nagnanais na magkaroon ng bagong simula. Ang common desire ng mga tao ay magkaroon ng anumang bagay na bago. Para sa mga bata, gusto nila ng bagong damit at bagong sapatos. Para sa mga teenagers, gusto nila ng mga bagong kaibigan, bagong karanasan. Sa mga matatanda, ay bagong bahay at bagong sasakyan. Para sa mga mag-asawa ay bagong baby, bagong kagamitan sa bahay at iba pa. Sa pasimula din ng taon ay nagkakaroon tayo ng New Year's Resolution. Mahalaga ang pasimula sa bawat tao, sa bawat tahanan. Sa banal na kasulatan ng Diyos na nagmamahal sa ating pamilya ay may itinuturong napakahalagang bagong simula. Ito ang bagong simula para sa buhay ng bawat membro ng ating pamilya. Ito ay ang tinatawag na bautismo. Ang bautismo ay simbolo ng ating pagtatalaga at katapatan kay Hesukristo. Inatasan ni Jesus ang kanyang mga alagad sa mga salitang ito. Sa Mateo Kapitulo 28, ang talata ay 19 at 20. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Kapag tayo nabautismuhan, idinideklara natin ang ating katapatan. Tumatayo tayo sa isang pampublikong paninindigan. Ipinapakita natin kung kaninong panig tayo. Ngunit, maraming mga Kristiyano ang nalilito sa pangunahing alituntunin sa Biblia na ito. Ilang uri ng bautismo ang meron ngayon? Ang ilang mga simbahan ay nagwiwisik ng mga sanggol. Ang iba naman ay nagbubuhos ng tubig sa ulo ng sanggol o ng bata. May mga denominasyon ding isinasagawa ang pagbinyag sa olive oil. Nabasa ko rin ang tungkol sa isang simbahan na nagsasabog ng mga petal ng rosas sa ulo ng kabataan para ipahayag na sila'y nabautismuhan. Isang pastor ang nagdala sa mga kabataan sa bundok at tinawag na nabinyagan na sila sa pamamagitan ng pagtataklob ng niyebe sa kanila. Nang tanungin tungkol sa pamamarang ito, sinabi niyang, wala namang pagkakaiba ko, ang tubig ay likido o solid. Tama ba ang pastor na ito? Sinasabi sa Efeso Kapitulo 4, ang talata ay 5, meron lamang isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, may isang tunay lamang na paraan ng pagbabautismo, ang Biblia. Ang pinakamainam na paraan para tuklasin ang totoong pamamaraan ng bautismo ay ang paraang ipinakita ni Jesus. Kung tayo'y nabautismuhan sa kalagayang paraan kung paano nabautismuhan si Jesus, tiyak na hindi tayo magkakamali. Ayon sa Marcos Kapitulo 1, ang talata ay 9. Nang mga araw na iyon ay nanggaling si Jesus sa Nazareth ng Galilea at siya'y binautismuhan ni Juan sa Jordan. Ang sabi sa Mateo Kapitulo 3, ang talata ay 16 at 17. Nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig at nabuksan sa kanya ang
kalangitan. Nang mabautismuhan si Jesus ay bumaba siya sa tubig at umahon mula sa tubig. Siya'y inilubog. Sa pagpapatuloy, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapate at lumalapag sa kanya. Sinabi ng isang tinig mula sa langit, "Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos nalulugod." Ang bautismo ni Jesus sa pamagitan ng paglulubog ay isang makabuluhang kaganapan sa kanyang buhay. Ang iyong bautismo ay magiging isang makabuluhang kaganapan sa iyong buhay. May dalawang special na bagay ang nangyayari kay Jesus. O nangyari kay Jesus nang siya'y bautismuhan. Una, ang banal na Espiritu ay bumaba kay Jesus para bigyan siya ng supernatural na espiritual na kapangyarihan para harapin ang mga tukso ng demonyo. Ipinapangako ng Biblia na kapag tayo'y nabautismuhan, tayo rin ay makatatanggap ng kaparehong espiritual na kapangyarihan. Gusto mo rin bang magkaroon ng ganitong espiritual na lakas sa iyong buhay? Ito'y dumating kay Jesus at ito'y darating din sa atin. Siya'y tumanggap ng kapangyarihan sa kanyang bautismo. Kagaya niya, tayo rin naman ay maaaring makatanggap ng banal na Espiritu sa ating bautismo kapag sa pamamagitan ng pananampalataya ay binuksan natin ang ating mga puso sa Kanya. Binabanggit ng mga kasulatan sa mga Gawa Kapitulo 10, talatang 38, si Jesus na taga Nazareth ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Pangalawang bagay na nangyari sa bautismo ni Jesus ay nagsalita ang Ama tungkol sa Kanya mula sa langit. Sa Mateo Kapitulo 3, ang talata ay 17, "Ito ang minamahal kong anak, sa Kanya ako lubos na lalulugod." Sa tuwing ang isang anak ng Diyos ay tumutugon sa panawagan ni Kristo at nabautismuhan at tumayo sa publiko, ang ating Panginoong nasa langit ay nalulugod. Ang mga mananampalataya sa buong daang siglo ay nakaranas ng kagalakan ng pagkakaroon ng buong pagtatalaga kay Kristo sa pamamagitan ng bautismo. Minsan sila lamang ang miyembro ng kanilang pamilya na nagdidesisyon nito. Minsan sila lamang sa kanilang lugar. Palagi tayong tinatawagan ng Diyos ng individual dahil ang pagpapasya ay nasa bawat isa sa atin. Ganito ang tiyak na naranasan ng isang taga-Ethiopia na pabalik sa Jerusalem. Sa kanyang pagbabasa ng mga kasulatan, milagrong inihatid ng Diyos si Felipe sa kanya. Ipinaliwanag ni Felipe ang salita ng Diyos sa kilalang taga-Ethiopia na ito. Sinagot niya ang kanyang mga katanungan at nanawagan sa lalaki na buong pusong italaga na ang kanyang puso kay Kristo. Sumagot ang taga-Ethiopia. Sa pagkasabik sa kanyang bagong relasyon kay Jesus, nag-asam siyang mabautismuhan. At kanyang hiniling ay makikita sa aklat ng mga Gawa, Kapitulo 8, ang talata ay 36 hanggang 39. Sa kanilang pagpapatuloy sa daan, nakarating sila sa may tubig at sinabi ng eunuko, "Tignan mo, narito ang tubig. Ano ang nakakahadlang upang ako'y mabautismuhan?" At sinabi ni Felipe, "Kung nananampalataya ka ng buong puso, ay mangyayari." Sumagot siya at sinabi, "Sumasampalataya ako na si Jesucristo ay anak ng Diyos."
Iniutos niyang itigil ang karwahe at lumusong si Pilipi at ang yunuko sa tubig at binautismuan siya ni Pilipi nang umahon sila sa tubig. Tumigil tayo sandali dito. Ang talatang ito ay nagtuturo sa atin ng mahalagang katotohanan tungkol sa bautismo. Una, ang taga-Utopia ay nabautismuan ng bukas ang puso niyang tanggapin si Kristo. Pangalawa, ang kanyang bautismo ay isang pampublikong desisyon na siya'y naninindigan. Ang pangatlo, si Pilipi at ang taga-Utopia o Utopia ay bumaba sa tubig. Ang pangapat, ang taga-Utopia ay lubusang inilubog sa tubig. Dahan-dahang inilubog ni Pilipi ang taga-Utopia sa isang malinaw na tubig bilang isang simbolo ng kakayahan ni Kristo na linisin ang bagong pagkatao mula sa kasalanan. Ang buong katawan ay dapat mailubog dahil dito'y o dahil ito'y nagkasala. Bawat bahagi natin ay dapat mailubog sa tubig dahil bawat bahagi natin ay nagkasala nga. Kakailanganin pa natin ng higit sa pagwiwisik. Kailangan nating lubusang malinis. Kailangan natin ang bautismo sa Biblia, ang lubusang paglulubog. Sa katunayan, kahit ang kahulugan ng salitang bautismo o baptism ay nagsasabi kung paano ito ginagawa. Ano ba ang ibig sabihin ng bautismo o baptism? Ang salitang Grego ng baptism na baptizo ay nangangahulugang ilublob, ilubog o baon. Kung ang isang Gregong babae ay gustong ganap na palitan ang kulay ng damit, ito'y kanyang ilulubog sa tubig na may pampakulay. Ang salitang Gregong ginagamit dito ay baptizo. Mga kaibigan, ang bautismo sa paglulubog o immersion ang tiyak na ginagawa ng mga sinaunang iglesia. Ipinapakita ng archaeology ang mga lugar ng bautismuhan sa mga iglesyang ito noong unang mga siglo. Sa pamamagitan ng pagtingin sa mga sinaunang iglesia, malalaman ang tunay na ginagamit na pamamaraan. Narito ang isang ancient Christian church na may baptistry na malapit sa Ephesus, ngayon ay Turkey. Ang sukat ng pool-like structure na ito ay nagpapakita sa katotohanan na noong mga araw na iyon, tanging mga taong nasa hustong gulang lamang ang nababautismuhan at ito ay sa pamamagitan ng paglulubog. Narito din ang isang sinaunang Christian church sa Philippi. Sa mga nalabi na iglesyang ito ay makikita ang isang sinaunang baptistry, isang sinaunang baptistry kung saan ang mga Kristiyano sa Bagong Tipan ay binautismuhan sa pamamagitan ng paglulubog. Ang St. John of Lateran, ang pangalawa sa pinakamalaking simbahan sa Roma, ito ang pinakasikat na iglesia sa Roma bago ang St. Peter's Cathedral. Kung papasok ka sa Narrow Alley nito sa likod ng simbahan, ay makikita kayong, isang magandang baptistry. Ang ating mga kaibigang Romano-Katoliko ay nagsasagawa ng bautismo sa pamamagitan ng paglulubog noong mga 13th century. Ang mga baptistry sa mga sinaunang iglesyang ito ay malinaw na nagpapakita na isinasagawa ang bautismo ng Biblia sa pamamagitan ng paglulubog sa loob ng ilang daang taon. Narito naman ang kilalang Leaning Tower of Pisa. Parahil kayo ay pamilyar sa Bell Tower na sikat sa buong mundo dahil sa anggulo kung saan ito nakahilig.
Doon ay may baptistry sa tabi ng tower kung saan nagsasagawa noon ang ating mga kaibigang Romano-Katoliko ng pagbibinyag sa pamamagitan ng paglulubog sa loob ng ilang siglo. Ang isang kapansin-pansin na baptistry sa mundo ay ang makikita sa Cappadocia, isang city of refuge sa loob ng mga kuweba sa southeast Turkey, kung saan ang mga Kristiyano ay natagpo ang nanganganlong mula sa kanilang mga taga-usig noong Middle Ages. Pumasok tayo sa loob ng inukitang bato sa sekretong City of Refuge, na ito ay lugar ng pagsamba. Narito ang isang inukit sa bato na baptistry kung saan nagpapabautismo ang mga tapat na Kristiyano sa pamamagitan ng paglulubog. Mga kaibigan, ang paglulubog ang isinasagawa na iglesia sa bagong tipan. Si Jesus mismo ay nabautismuhan sa paglulubog. Ang mga disipulo ay nabautismuhan sa paglulubog. Ang batang iglesia ay nabautismuhan sa paglulubog at ang mga mananampalataya sa buong siglo ay sumunod sa biblikal na gawaing ito. Noon lamang nagkaroon ng Council of Ravenna noong 1211, opisyal na tinanggap ang pagwibisik o pagbubuhos bilang paraan ng bautismo. Ipinakikilala ng iglesia ang pagwibisik bilang mas madaling paraan ng bautismo. Maraming mga tao ang nagpaliban ang bautismo hanggang sa sila'y mamatay, kaya naging mahirap sa kanila ang mailubog. Kaya gradually, matapos ang ilang taon, ang mga bagong paraan na ito ay kanilang ipinalit sa paglulubog. Sa seryeng ito ay nakakakita tayo ng maraming mga gawain ng Kristiyano na nakapasok sa Kristiyanong iglesia na walang pundasyon sa Biblia. Halimbawa, ang pangingilin tuwing Linggo. Ang konsepto na ang kaluluwa ay immortal at ang pagwibisik sa binyag ay walang basihan sa salita ng Diyos. Tayo'y tinatawagan ng Diyos pabalik sa Biblia at sa totoong paraan ng bautismo. Anong ibig sabihin ng bautismo sa Biblia? Sangayon sa Roma Kapitulo 6, ang talata ay 3 at 4. O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautisman kay Kristo Jesus ay mga nabautisman tungo sa kanyang kamatayan? Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung papaanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Kapag ikaw ay bumaba sa tubig, nagsasabi itong, Panginoon, tinatanggap ko ang iyong kamatayan sa cross para sa akin. Ito'y pagsasabing gusto kong ilibing ang dating pamamaraan ng buhay ko. Gusto kong mabuhay ng bago kay Kristo. Ano ang nirerepresentahan ng bautismo? Una, pagkamatay sa lumang makasalanang paraan ng pamumuhay. Meron ka bang nagawa noong isang taon o sa nakalipas na 5 taon o 10 taon? Isang bagay na dumadalaw pa rin sa iyo hanggang ngayon? May kasalanan ka bang bumabagabag sa iyo ngayon? Kapag lumusong sa tubig at magpabautismo, ika'y namamatay sa lahat ng mga kasalanang iyon sa nakalipas. Namamatay ka sa guilt na iyon. Namamatay ka sa pagkukondina sa nakalipas. Lahat ng nakalipas na pagkakamali ay malilinis. Pangalawa,
paglilibing ng ating mga kasalanan sa tubig. May magsasabing, teka lang, di ba pinatatawad naman tayo ng Diyos tuwing nagsisisi tayo ng ating mga kasalanan? Siguradong oo. Pero naalala niyo ba ang bawat kasalanan na nagawa ninyo sa nakaraan ninyong buhay? Kapag lumusong sa tubig upang magpabautismo, ay sinasabi nating, O Diyos, ibinibigay ko sa inyo ang buong sarili ko. Lahat ng kasalanang natatandaan ko at ang lahat ng hindi. Panginoon, isama niyo na po ang lahat ng nakalipas kong kasalanan. Patawarin niyo po ako ng buong buo. Tayo'y lulusong sa tubig at ang lahat ay malilinis, ito man ay naamin o hindi. Tayo'y aahon na may bagong pagkatao kay Kristo at magsisimulang panibago na may isang bagong buhay. Pangatlo, pag-ahon sa tubig para makalakad ng bagong buhay. Isang bagay ang magkaroon ng bagong kotse, bagong damit, kasuutan o bagong sapatos, pero totoong ang pinakakapanapanabik sa lahat ay ang pagkakaroon ng bagong buhay. Bagong buhay sa ating pamilya. Maaari tayong lumusong sa tubig at ang dati nating pagkatao ay mawawala magpakailanman. Magkakaroon tayo ng isang malinis na kalagayan bago maganap ang paghuhukom sa langit. Maaari tayong umahon mula sa tubig kasamang ating buong pamilya at magkaroon ng bagong simula. Ito ay simbolo ng muling pagkabuhay, ang pag-ahon mula sa tubig. Sinasabi ng Biblia na ang pangingilin ng linggo ay hindi simbolo ng muling pagkabuhay. Ito ang bautismo. Tayo'y umaahon mula sa tubig na may espiritong pumupuno sa ating buhay para makapamuhay ng bagong buhay kay Kristo. Umaahon tayo sa tubig na nakangiti at masaya. Nagagalak kay Hesukristo. Sa pagpapabautismo, hindi nangangahulugan na ikay perpekto. Ito'y nangangahulugang ikay nakatalaga. Maaring may magsabing, kailangan ko bang maging perpekto bago ako magpabautismo? Kung ito'y iyong gagawin, hinding-hindi ka makararating sa pagpapabautismo. Sa pagpapabautismo, hindi nangangahulugang ikay ay perpekto. Ito'y nangangahulugang ikay nakatalaga. Ang pagpapabautismo ay hindi katapusan ng Kristiyanong buhay. Ito ay pasimula pa lamang. Ito'y tiyak na desisyon na lumusong sa tubig. Ang bautismo ay nagbibigay sa atin ng bagong pagkadama ng direksyon. Sinasabi nating, ako'y iyo o Panginoon. Ang bautismo ay nagbibigay sa atin ng bagong pagkadama ng kalayaan. Ang bautismo ay nagbibigay sa atin ng isang bagong espiritual na lakas sa ating buhay. Ano ang nangyayari kapag tayo nabautismohan? Una, bawat kasalanan ay napapatawad. Sa mga Gawa Kapitulo 2, ang talata ay 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ilan daw ang dapat na magpabautismo? Bawat isa. May mga nag-iisip na, sandali lang, paano naman ang magnanakaw sa krus? Hindi siya nabautismohan, di ba? Kung tayo ang tatanungin,
Ano kaya ang gagawin ng magnanakaw sa krus kung siya lamang ay maaalis sa pagkapako sa krus? Tiyak, siya ay magpapabautismo. Kaya sinasabi ng Biblia na ang bautismo ay para sa lahat at hindi para sa piniling iilan. Sa bautismo, bawat kasalanan ay napapatawad. Pangalawa, ang Espiritu ay binibigay sa atin. Sa bautismo, binibigyan tayo ng kapangyarihan ng Espiritu. Sa Marcos Kapitulo 1, ang talata ay 10. Pagkaahon niya sa tubig, nakita niyang biglang nabuksan ang kalangitan at ang Espiritu na bumababa sa kanya na tulad sa isang kalapati. Ayon naman sa mga Gawa Kapitulo 2, talatang 38 at 39, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, bawat isa na tinatawag ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Ang Diyos ay may kaloob sa atin. Kapag tayo'y nabautismuhan, tayo rin ay makakatanggap ng kaloob ng banal na Espiritu. Kapag tayo'y tinawagan para mabautismuhan, tayo'y malilinis at ang pangakong ito ng Espiritu ay tiyak sa ating buhay. Pangatlo, tayo'y kinukupkup sa pamilya ng Diyos. Tayo'y nagiging bahagi ng isang katawan ng mananampalataya. Sa mga Gawa Kapitulo 2, ang talata ay 41, kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. Kapag tayo nabautismuhan, masaya nating tinatanggap ang salita ng Diyos. Masaya nyo rin bang tinatanggap ang salita ng Diyos dito sa ating serye ng Tanging Pag-asa? Natuto ba kayo ng mga bagong katotohanan? Ilan sa inyo ang natuto sa mga pag-aaral na ito? Sa pamamagitan ng Biblia, natatagpuan natin ang plano ng Diyos para sa atin. Natutuklasan natin ang mga bagong katotohanan, kaya ngayon na ang panahon para magdesisyon. Ang Espiritu ng Diyos ay patuloy na nangungusap sa inyong mga puso, sa bawat puso ng pamilyang mahal ng Diyos. Ngayon na ang panahon para sumunod sa katotohanan. May ibang mga taong nagtataka, paano nauugnay ang bautismo sa church membership? Ang mga taong nabautismuhan ba ay nagiging bahagi ng iglesia? Sa mga Gawa Kapitulo 2, ang talata ay 42. Nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Ang sabi naman sa Gawa Kapitulo 2, ang talata ay 47. At idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Kapag ikay nabautismuhan, nagiging bahagi ka ng katawan ng Diyos na mga mananampalataya. Ang kanyang pamilyang nag-iingat ng Sabbath, tumutupad sa mga kautusan, ang pamilyang Adventista, nananatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama. Gusto mo bang isang iglesyang nakasalig sa Biblia?
na sumusunod sa mga turo ng Diyos. Ito'y isang iglesyang nag-iingat ng Sabat. Ano naman ang mga hakbang na dapat tahakin ng tao bago magpabautismo? Una, magsisi. Isang tunay na kapighatian sa kasalanan, ang pagpapatawad ay sapat na nagsisisi sa kasalanan at pagiging handang talikuran ang mga ito. Ang paghingi ng tawad ay nangangahulugan ng pagkamuhi sa kasalanan. Pangalawa, manampalataya. Isa ng pagtanggap kay Jesus bilang parehong tagapagligtas at Panginoon. Matapos pagsisihan ang iyong kasalanan, manampalataya ka kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At pangatlo, matuto. Ang tagubilin ay mahalaga sa pananampalataya sa Biblia. Lahat tayo ay lumalago at natututo sa lahat ng bagay na ating ginagawa. Kung uunawain natin ang mga pangunahin ng Biblia o biblikal na pananampalataya, ang mahalagang katotohanan sa kanyang salita, inaanyayahan tayo ng Diyos na magdesisyong magpabautismo. Gaano nga ba kahalaga ang bautismo? Si Nicodemo ay lumapit kay Jesus isang gabi at sinabi na Jesus sa Juan Kapitulo 3, ang talata ay 5. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang ang isang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sinasabi rin sa Marcos Kapitulo 16, ang talata ay 16. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang sabi rin sa 2 Korinto Kapitulo 6, ang talata ay 2. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong kanais-nais ay pinakinggan kita at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Ngayon na ang panahong kanais-nais. Ngayon na ang araw ng kaligtasan, minamahal na mga kaibigan. Mga kaibigan, wala nang dapat antayin pa. Ngayon na ang panahon para itatap ito sa ating mga puso. Ngayon na ang pagkakataon para sabihin, Panginoon, gusto kong mapatawad ang aking mga kasalanan. Gusto kong malinis. Ngayon na ang panahon para sabihin, gusto kong magpabautismo at magkaroon ng banal na espiritong pupuno sa aking buhay. Ngayon na ang panahon para ang pamilya natin ay makasama sa mga lalaki at babae sa buong mundo na nag-iingat ng mga kautusan ng Diyos. Sabi sa mga Gawa, Kapitulo 22, ang talata ay 16. At ngayon, ano pang hinihintay mo? Tumindig ka at magpabautismo at hugasan ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Ang buong langit ay nagaantay sa iyo na manindigan para kay Kristo. Lahat ng langit ay nagaantay sa iyo at sa iyong pamilya na magkaroon ng bagong simula. Simula kasama ang Diyos na nagmamahal sa atin. Nararamdaman mo bang kailangan mo ang magdesisyon ngayon? Nararamdaman mo bang tinatawag ka ng Diyos? Napapagod ka na ba sa mundong ito? Ilan sa inyo ang gustong manindigan at magsasabing, Opo, Panginoon,
Gusto kong sumunod sa iyo, Panginoon. Gusto kong manindigan sa iyo sa harapan ng publiko. Ngayon na ang panahon para tumugon sa panawagan ng banal na Espiritu at manumbalik sa Panginoon. Tutugon ka ba? Akong napalayo sa Diyos ay nagbabalik sa sama'y tumatalikod at nagbabalik. Kaibigan, pagkatapos nating mapag-aralan ang katotohanan tungkol sa pagpapanibagong simula ng buhay sa larangan ng pagbabautismo. Pagkatapos ng Panginoon ay patuloy na nananawagan sa atin na tayo ay tumanggap sa Kanya upang maging mapayapa ang ating buhay sa pamamagitan ng pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Malinis tayo samantalang tayo ay nag-aasam na makasalubong sa pagdating ng ating Panginoon. Ano po ang inyong pong tugon sa panawagang ito ng ating Panginoon? Kung kayo po ay nahahanda ng tumanggap sa Kanya at sa publiko ay handang tatayo sa katotohanan na nakasalig sa Biblia, ang buong sangkalangitan ay nagdiriwang sa inyong pagpapasya. Ang buong sangkalangitan ay maligaya sapagkat kayo ay nagpasya
na susunod sa ating Panginoon, na handang tuparin ang kanyang ipinapagawa sa atin. At yun ang isa sa pinakamahalaga, ang magpabautismo. Kung ito po ang inyo pong nais, nais ko po kayong ipanalangin. At sa pamagitan ng Santong Espiritu, ay tatakan ang inyo pong mga pagpapasya. Tayo po'y manalangin. Mahal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sapagkat inyo pong ipinakita sa pamagitan ni Yesu Kristo ang tunay na paraan ng pagbabautismo bilang simbolo ng paglilinis ng aming mga kasalanan. Narito po ang inyo pong mga anak na nagnanais na magpasakop ng kanilang buhay, nagnanais na malinis ang kanilang mga pagkakasala at mamumuhay na mapayapa. Narito sila. Tulungan sila, Panginoon, na sa kanilang pagpapasyang ito ay tatakan ng Santong Espiritu at hindi na kailanpaman ito mababago sa impluensya ng kaaway. Pagpalain mo po ang mga pamilyang ito at sa kanila pong pagpapasakop sa inyo, tamuhin nila ang inyong pagpapala, ang inyong pagpapatawad, ang inyong paglilinis at higit sa lahat, ang bagong buhay na pasimula na lalakad na kasama kayo hanggang sa maganap at amin pong makita ang inyong pagbabalik at tulunayan na kayong makasama namin magpasawalang hanggan. Basbasan mo ang mga pagtatalagang ito, ang mga pagpapasyang ito sa pangalan ng aming dakilang Diyos na mananakop na si Jesus. Amen and amen. Totoo, kaibigan, ang paghahandog ng iyong buhay sa Panginoon at pagpapasyang tatanggapin mo siya sa iyong buhay ay nangangahulugang bagong simula para sa iyo. Ito ang isa sa pinakamahalagang desisyon na dapat mong gawin, kaibigan. Walang dahilan ang Diyos upang hindi ipadama sa iyo ang kanyang pag-ibig at wala ring dahilan upang tanggihan mo ang iniaalok niyang kaligtasan para sa iyo at sa iyong pamilya. Ang bawat hakbang papalapit sa Panginoon ay maghahatid sa iyo ng panibagong simula, panibagong buhay sa Panginoon. Ikinagagalak namin na makasama kayo sa 15th bahagi ng ating pag-aaral. Samahan muli kami bukas para sa pinakahuling bahagi. At ang magiging sentro nito ay ang pangarap nating tahanan. Kaya kaibigan, kung ang nais mo ay sambahayang pinagbubuklod ng pag-ibig at nagtitiwala sa pangako ng Panginoon, huwag kalimutan na ikaw at ang iyong tahanan ay kabilang sa Pamilyang Mahal ng Diyos. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng Panginoon.